betrayal involved, kaya kami na kidnap. And at one time when I was talking to Lauren, they slapped me. Habang bihag daw, tinalian sila ng kamay at minsang binantaan ng mga crew niya na sina Jim Encarnacion at Angelo Valderrama na pupugutan. Marami raw siyang natutunan sa mapait na karanasan na umabot ng 10 araw. I thought I was so reckless. I didn't think of my family that I put through a really terrible ordeal the past 10 days. It made me realize, you know, the value of life, of your family, of your colleagues. Dakong alas 12:30 ng tanghali, tumulak na ang grupo ni Cez pabalik ng Maynila. So Professor Dinampo naman na iwan sa Zamboanga City. Sa ngayon, ongoing ang debriefing para kay Professor Dinampo at bukas naman inaasahan ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak dito sa Zamboanga City mula Hulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman, nakatutok live mula sa Zamboanga City. Laking tuwa ng grupo ni Cez Rilo nang muli silang makabalik naman sa Maynila kanina sa tindi raw ng kanilang pinagdaanan, hindi nila akalain na makakauwi pa sila ng buhay. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob ng 10 araw na pagkakabihag, dumating sa puntong inakala ni Cez Drilon na hindi darating ang oras na ito, ang ligtas at sama-sama silang babalik ng Maynila. Kahit nakangiting humarap sa kapwa media, baon nila mga malabangungot na karanasan habang sila'y bihag at ilang beses na pagbanta ang mapugutan. Silang dalawa were threatened with beheading, si Jimmy at si Angel. Talagang sobra akong humingi ng tawad sa kanila kasi syempre bilang reporter, team ko sila. Yung parang accountability ko din na may mangyari sa kanila, di ba? So, unang-una si Angel, si Jimmy pa nga ang pakukunan nila ng beheading eh. So it was really, pero buo kami, hindi walang sisihan, naging matatag kami, hindi kami, pag merong mahina, pinapatatag namin yung loob, pag, yung ganon, hindi kami walang sisihan na bakit ba tayo napunta dito, walang naging ganon. There was a teamwork among the three of us. Oh, maraming beses na naranasan ko ha, parang halos katapusan na doon yung tinali na kami, pinapalo kami ng M14, ganun, nakakatakot yung experience, pero maraming salamat sa inyo nga, sa lahat ng dasal nyo, na pinakinggan ni God, nandito uli kami, and kay Ma'am Lauren, maraming salamat. Thank you. Yung mga kumuha ba sa'yo, mga bata talaga ba? Halo-halo sila. Pamilya rin sila, may mga babae. Wala akong nakita doon. May mga ninako ba sa'yo mga gamit? Alas karami ng gamit namin, kinuha nila. Kahit si Senadora Lauren Legarda na lihim na nakipagnegosasyon para sa paglaya ng tatlo, ramdam ang pinagdaraanan ng news team habang nakabihag ang mga ito. How can you say no to Cez? Tatawag ng umaga, alas 8, 7 o'clock, umiiyak, tapos sasabihin niya, si Jimmy, nakatali ang kamay, ayan, he'll be beheaded. Tell me, Lauren, are you gonna come or not? Tell me if you're not coming so I can meet my fate and accept my fate. I mean, it's like she was giving me an ultimatum and she was crying, umiiyak siya. Sinasampal na ako, tapos bigla na lang, Cez, magpakatatag ka din, papatay ang telepono. Baka sa mukha ni Cez ang pinagdaan ng hirap. Dadad pa ng mga kagat ng insekto ang kanyang mukha. Horrible. You sleep on the ground. You know, actually, when you think about it, last na siguro parang niisip ko. Para maintindihan din yung ginagawa nila. Kasi napakasama ng kondisyon. Yung pagkain namin yung noodles, nakakapiranggot lang para sa apat. Sa amin na siguro parang 1/4 isang pakete ng noodles. Isang platito. Na parang napakasaklap na siguro parang gawa nila yon mas masaklap pa yung
kabuhayan nila, di ba? Parang gano'n na lang. Kasi walang facilities to go to the banyo, walang yung pagkain mahirap. Natutulog ka sa ano lang, yung tolda na ilalagay nila, hammock minsan o sa duyan, o sa lupa na lalagyan lang nila ng sako. Tapos uulanin ka pa, matutulog ka, basa yung damit mo. Grabe talaga. Pumunta ng Sulu si Nasea sa pag-asang ma-interview ang Abu Sayyaf leader na si Radulan Sahiron. The big question mark is, who is the leadership of the Abu Sayyaf? Where are they headed? That was what I was pursuing. The case of Professor Dinampo, he thought that there were opportunities for an opening towards negotiations with the government, because I had heard also that there were some sort of feelers being extended by Radulan Sahiron to the government. I had heard from different sources. So that was what our pursuit was about. Pero aminado naman si Cez, nagkaroon din siya ng mga pagpupulang habang nagko-cover. While my office knew to a certain extent what my story was, mayroong mga instructions na sinuway ko kasi. So, naging matigas ang ulo ko at one point. And I disregarded some, ano ba, how would I call it? Warnings. And I put the lives of my team in danger because of that. So it's a really very sobering experience for me. Nang tanungin si Cez kung paano binago ng karanasang ito ang pagiging mamamahayag niya, naiyak si Cez. You know, I always go after the story, sometimes not thinking of my loved ones, my mom, my kids, and this time, I guess, I don't know. Kailangan maisip ko rin na meron din mga nagmamahal sa akin na nasasaktan sila. It was so unthinking, irresponsible in a way to do that to my children. And my mother, my sisters, and my brother. I'm gonna argue like that. Di nila mabilang kung ilan ang mga bumihag sa kanila, pero may mga kasama raw na mga menor de edad. At kahit kinokondena ni Cez ang ginawang pagbihag sa kanila, pabor pa rin siyang tingnan ang kondisyon ng pamumuhay sa Sulu. Livelihood projects to aid, kasi what drives them, I don't want to justify what they're doing, no? Bandido sila, and we're cooperating with the authorities that, you know, mahuli sila. Pero kailangan maintindihan mo rin, bakit ba nila ginagawa to? You know, there were bandits who were 12 years, may humahawak ng baril na 12 years old.